Ikawalo ng Abril, Miyerkules Santo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta sa mga punong pari ang isa sa 12, ang tinatawag na Judas Iscariote, at sinabi, "Magkano ang ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo?" Inalok nila ito ng 30 bariyang pilak, at mula noon, naghanap ito ng pagkakataong may pagkanulo siya. Sa unang araw ng piyesta ng tinapay na walang lebadura, lumapit kay Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanya, "Saan mo kami gustong maghanda ng hapunang Pampaskwa para sa iyo?" Sumagot si Jesus, "Puntahan ninyo ang lalaking ito sa lungsod at sabihin sa kanya, sinasabi ng guro, malapit na ang oras ko at sa bahay mo ako magdiriwang ng Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang lahat ng iniutos ni Jesus at inihanda ang Paskwa. Pagkalubog ng araw, nasa hapag si Jesus kasama ng 12. Habang kumakain sila, sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo." Luba silang nalungkot at nagtanong ang bawat isa, "Ako ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong nagsawsaw ng tinapay sa plato ang magkakanulo sa akin. Patuloy sa kanyang daan ang anak ng tao ayon sa isinulat tungkol sa kanya, ngunit kawawa ang nagkakanulo sa anak ng tao. Mas mabuti pa para sa taong ito kung hindi na siya ipinanganak pa." Nagtanong din si Judas na magkakanulo sa kanya, "Ako ba, Guro?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo." Malalim ang sugat na maaaring iwanan ng karanasan ng pagkakanulo. Kung ang kasalan ay nagawa sa atin ng ibang tao, mas madali itong mapatawad at mas mabilis mawala ang sakit na dulot nito. Subalit kadalasan, higit na mahirap magpatawad kung ang taong malapit sa atin ang nakagawa sa atin ng hindi maganda. Ang pagdiriwang ni Jesus ng huling hapunan kasama ang kanyang pinakamalalapit na kaibigan, ang konteksto ng ating ebanghelyo. Nang sabihin ng Panginoong Jesus na isa sa kanyang mga kaibigang kasalo niya ang magkakanulo sa kanya, nagtanong ang bawat isa sa kanila kung siya ba ang tinutukoy ni Jesus. Nagtanong din si Judas Iscariote kung siya ba ang tinutukoy ni Jesus. "Ikaw na ang nagsabi," ang tugon sa kanya ng Panginoon. Nangangahulugan ito na kahit papaano'y dama ni Judas ang kanyang saloobin, kung kaya mayroon sana siyang pagkakataon na gumawa ng desisyon upang manindigan para sa Panginoon. Subalit, mas pinakinggan niya ang masamang idinidikta ng kanyang kalooban. Simulan nating pakinggan ang mabuting sinasabi ng ating puso. Magpatawad tayo at humingi ng tawad. Pagsasagawa, sino-sino sa mga taong malapit sa buhay mo ang nagawan mo ng hindi maganda? Nakahingi ka na ba ng tawad sa kanila? Pinakikinggan mo ba ang tinig ng kabutihan sa puso mo na siring nag-aanyayang patawarin mo na rin ang mga nagkasala sa iyo?